Yo, what's up mga kamot-mot, no? So, ngayon lang ako nakapag-upload na naman ng video. At may kunting i-share lang ako sa inyo mga kamot-mot sa nangyari sa'yo kanina. Nag-apply po kasi ako ng bus driver, operator. So, ito yung experience ko mga kamot-mot na hindi ko rin makakalimutan talaga. Ang in-apply ang kong bus, isa room. Bus. Yun yung in-applyan ko kanina. So, yun ang i-share ko sa inyo mga kamot-mot. So, maiksi lang naman ito mga kamot-mot. Maiksi lang naman ito mga kamot-mot, no? Yung i-share ko sa inyo. So, saglit ang kakapi lang mga kamot-mot. Ito lang pangalawang kapi ko natin ngayon. Hindi lang makamukod dun sa exam, okay. Pasama sa exam. Doon sa road test lang talaga ang bumagsak ako na siguro deserve ko rin naman yun kasi first time kong makahawak talaga yung bus kahit nasa dati kong trabaho eh yung mga heavy equipment yung ginagamit ko doon yung ginadrive ko na ina-operate tulad ng mga bako so iba kasi yun kisa sa bus talaga din oo kahit stop it. Get some help. Kala lang natin, kayang-kaya natin yun. Pero hindi. Lalo na kanina yung nag-road test sa akin, medyo masilan talaga siya. At isang may share ko sa inyo makamot-mot. Yung iba nga na kasamahan ko, mga dati pa sa mga bus driver talaga sila, bumagsak pa nga. Paano na kaya ako na first time ko makahawak ng bus? So, talagang inaasahan ko na yun na babagsak talaga ako doon. So yun na mga kapot, saglit na magkakabila muna. Pangalawang kong kapi na to eh. Hindi mo ka mag-uwi eh. Pero may good news naman mga kamot-mot. Hindi naman nasayang yung lakad natin kanina. Ayan, kakapin muna tayo. So yun nga mga kapotong, habang titig lang ako, pintuhan tayo muna. So ayun, nung nag-apply nga ako sa isa rope kanina ng umaga, mga 8 lang din, wala pang 8, nandun ako sa kanila. So yun, pagdating ko doon, sinasa ko yung resume ko. Sinasa ko yung resume ko. Ayun, nung napasa ko na, tapos tinawag ulit ako, pinag-exam na nila ako. Tungkol sa, siyempre, sa roadside. Yun mo yun lang naman ng mga exam. Medyo basic lang yun sa exam, kaya makapasa nyo. Patapos noon, road test na. So, bali, tatlo kaming driver na may road test. So, yun. Pinasampa na kami sa bus. Ang unang sumampa, yung dati rin sa, dating bus operator din ang unang sumampa, unang nag-drive. So ayun, okay siya, nakapa-andar siya, nakapa-takbo siya, okay siya. Ang problema lang, medyo tumutunog yung transmission. So ayaw nung nag-practice sa amin na tumunog yung transmission, kailangan smooth, walang tutunog doon. Kailangan perfect yung pasok mo ng kambyo. So yun ang kinabagsak niya, sabi ko, kinakabahan na ako kasi kung yung bus operator dati, ako pa kaya na hindi pa ako nakahawak ng bus. So yun na, nung bumagsak siya, pinapalitan, sabi niya, baba ka na dyan, ako na sumunod. Ayun, kinapa ko muna ng kunti yung kambyo. Kasi medyo, yun nga ang medyo repairin siya doon. Napakan ko yung clutch, medyo maganit. Siyempre, hindi natin yung kasanayan. Hindi tayo sanay doon kasi bago sa pangalan. Kailang kakapain natin. Alam nyo, nangyari sa akin mga mukbo. Ang kinabagsakan ko lang yan, hindi ko pa napatakbo yung basa. Yung maxi, inila ko na siya. Ang problema, hindi na sagad. So yun pala, kailangan na kailangan isagat mo di paghila yung maxi. Ayun, nung hindi ko na isagat, nahila ko siya ng konti, hindi ko naman kabisado nga. Yun pala,
hindi pa sagad yung pakahilan ko. Nung pagkambyo ko na ng primera, namatay yung makina. Doon ako na-kill. So yun yung hindi ko pa napatakbo yung isang bus ha, yung bus na sasakit, yung dinadrive ko. So wala na, pinapalitan ako. So yung next naman, ganito ko na siya yung mga kamot. Galing din siya, bus driver din siya. Bus driver din. Napatakbo niya yung sakyan. Okay, mahaba ng tinakbo. Umikot kami sa may Cubao, kung alam niyo yung Cubao, Farmers. Ikot kami papunta doon, papunta sa Krahi. Yun. Pero hindi siya maabot talaga. Kasi nga, tumutunog yung transmission. So ayaw nung matanda ng ganun kasi nga, mawasak daw yung transmission. So tama din naman yun. Yung sinasabi ng matanda na kapag ka, siyempre, tumunog yung transmission, ibig sabihin, pwedeng mawasak yung transmission nun. Bumagsak din siya. So, yun lang may share ko sa inyo mga kamutmut no, yung pag-apply ko kanina sa isang bilang isang bus driver sa Isarog. Masilan yung Isarog. Pero hindi naman talagang kasilanan, hindi naman talagang masilan talaga siya sa pagdating sa pag-road test. Kasi hindi nga siya ng lubag pa yung tawag ng lubag. Lubag yung tawag ng mga kamot-mot yun. Kailangan bago ka sumampa, pag-road test ka, chichik mo na lahat. Sa makina, lubag, ano, ikutan mo siya. Kaya niya wala na. Pagdating ng bus, pinasampagan kami. Tatlo, pinasampagan kami. Kasi yun, umpisa na agad. So, hindi gano'n siya mahigpit. Pero doon sa pagmamanino, kailangan sure pull talaga. Pero kung ma-sure pull mo yun, sigurado pasokan mo. So yun lang ang may share ko sa inyo mga kamagmot doon sa pag-apply sa Isaro. At tayo na feel doon, pero susubukan ko ulit sa mga susunod. Medyo paano muna ako. Hindi ko, ayaw, hindi ako papayag na hindi ako kapasok doon sa Isaro. Yun lang ang exam. Kayang-kaya kasi nakaya ko nga, pumasa nga ako. Sa road test lang, ipasa yung road test. Ayun. Ah, hindi pa pala yung mga kamutmut. Kapag kumasa ka doon sa road test, unang road test, may tinatawag sila na apparentice ba yun? Apparentice? Basta mga ganun, hindi ko na malalay. Basta ganun. Basta ganun mga kamutmut. Ah, papasamahin kayo doon. Siguro, hindi ko lang alam kung ilang days yun, kung makati. 1 week o 2 weeks yung ganun. Parang training yun eh. Tapos papasampahin ka. Pagka pumasa ka doon, yun, bibigyan ka na nila ng isang unit para ikaw ay bumiyahe na. So, yun ang sure ball mga kamakot. Pero doon sa road test, pumasa ka, hindi pa yun sure ball. Hindi pa yun. May papabalikin ka pa. Tapos pag nakabalik ka na, tapos papasama ka doon sa biyahe. Halimbawa, dito Cubao hanggang Bicol, Albay, ganun mga biyahe, papasama ka nila doon. So, tapos, pagka nasama ka ng mga ilang araw, susubukan ka na nila mag-drive. So, ngayon, kapag hindi ka pumasa doon sa driver, na yung sinamahan mo na ano, driver, pagka hindi ka pumasa doon, failed ka pa rin, hindi ka pa rin pasado. Hindi ka pa rin mabibigyan ng unit at hindi ka pa rin makapagbiyahe. At hindi ka pa rin makapasok sila bilang bus driver company. Ayun mga kamagmot. So ayun, yung ginawa na kayo ng kapya. Ganun na. So ayun nga yung experience ko na. Yun yung experience ko mga kamagmot. Kasi first time ko talaga makahawak ng bus. At sa totoo lang, hindi ko alam yung mga pindutan doon kasi maraming pindutan doon din. Siyempre tayo, unang sampangan natin, kaya hindi natin alam yung mga ano. So, sa akin lang din naman, full experience ko lang din naman. Para siyempre tayo, malakas doon natin eh. Sige lang na sige. Ganon tayo eh. Pero doon sa in-applyan kong pangalawa, trinay ko ulit.
may nadaanan ulit ako na, pinuntan ulit ako na bus company sa may, kung alam nyo mga kamukbot, yung bus, yung carousel, pinatawag. Yung biyahe pizza lang, yung ikot, ikot, ikot lang sila, yung gano'n. Mapansin yan, may carousel pala tawag dyan mga kamukbot. Nag-apply ako kanina din. So natapos kasi kami doon sa, natapos ako sa isa room, alas 12. Pumunta ako doon sa may carousel. Pumunta ako sa may isang bus company, nag-apply ako. So may hiring. So sinubukan ko ulit. Kumbaga, hindi ako umuwi. Talagang sinubukan ko ulit mag-apply at saka mag-road test. So yun, nag-road test kami kanina. Yung mga pasa ko resume ulit. At ayun. So okay naman yung road test ko. Mas okay yun. Mas na ano ko yung patakbo ko ng maayos yung bus. At yun nga lang, siyempre ginaba ko pa rin yung mga cambio kasi nung una hindi pumapasok. Siyempre yun ang hawak natin, ang gamay ko rin. So ayun, pumasa ako sa road test. At ayun, binigyan nila ako ng pakita ko sa inyo mga kamukmuk yung binigay sa akin. Ito ay parang training date mga kamukmuk. Ito pala sa shout out pala sa GL Transit Incorporated mga kamukmuk. So ito yung sa GL, kung alam yung mga kamukmuk yung bus na GL mga kamukmuk, ito yun. So binigyan nila ako ng ano, apprentice pala to mga kamukmuk, ang tawag nito. So ito mga kamukmuk, ito siya. Yan. Yan ang bibigay sa inyo. Parang training yan eh. Kasampa ko ng ano mga kamukmuk ito, hanggang 5 days sasampahin ako. Ang pasasampahin ako doon sa mga bus na bumibiyahe. So, parang kumbaga, parang pakita sa akin yung mga kung anong gagawin, ano. Tsaka mag-practice ko na rin kung yung mga daanan, kung baba ng pasahero, mga ganun. Siyempre, kailangan din natin yun, lalo na first time natin maging bus driver. So ito yung mga kamukmuk ko, yung binibigay. Ayan. 5D siya mga kamukmuk. Pipirmahan niya ng mga bus operator. Tapos pag natapos mo na yung 5Ds, babalik ko to doon sa may office ng ano, to sa GIL, ang pangalan ng ano, GIL Transit ng pangalan ng anila, bus company. At saka pala mga kapag nag-apply kayo ng bus company, sa mga wala pang experience na mga kapag sa pag-apply ng gusto maging bus driver company, no, ang hinahanap talaga nila doon yung COE, yung Certificate of Employment. Kasi ako, sabi niya, pag natapos mo yan, kailangan dala mo na yung COE kasi wala ko na ipakita na COE. Sabi ko, okay po sir. So yun ang requirements talaga, isa sa requirements ng mga bus company, yung hinahanap nilang COE. So ayun lang. So sa ano naman, yung checklist naman yung kailangan nila ng mga requirements ito. Pang ano lang, ang resume by data, by the picture, employee clearance, police clearance, barangay clearance, high school diploma, ayan, birth certificate, ayan, driver license, MD clearance, certificate of employment, o ito yung ano mga hinahanap talaga nila ito, yung certificate of employment, medical, drug test, PSS, pag-ibig, ayan, yung basic na requirements lang. So ayun nga. So ayun, sa ano, pinag-iisipan ko pa kung tutuloy ko yung ano, pero tutuloy ko yung kasi kailangan ko ng experience para pag bumalik ako doon sa isa room, pag alam ko na yung mga dapat gawin. Nice. So napahaba yung video natin mga kamukmuk, no? Sabi ko maiksi lang, sishare ko lang yung karanasan ko sa pag-apply bilang bus driver first time eh. So okay lang yung ma-reject tayo sa una, ganun talaga. Sige lang. Mga kamukmuk, tapos dito lang yung video natin. No? Thank you for watching.
At sana nakatulong ito sa inyo sa mga first time na gusto maging bus driver company. So, sana makakuha kayo ng idea dyan. Ayun, hanggang dito na lang.